So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon ay pag-uusapan nga natin mga idol ang pag-amin ni Kevin Durant na hindi nila kakayaning manalo ng championship kapag nga na itong si Kyrie Irving ay wala nga sa kanilang lineup. Sabi kasi mga idol neto ni Isaiah Thomas na isang NBA legend na ang pagkakabuo nga daw na itong Brooklyn Nets team na ito ay hindi mananalo ng championship kapag wala si Kyrie Irving. Sabi niya pa, period. At ayan nga mga idol ang matinding claim nito ni Isaiah Thomas. Pero hindi lang pala siya ang naniniwala dyan. Pati na rin etong si Kevin Durant. Nag-comment kasi siya mga idol sa post na ito na katotohanan nga daw ito na hindi kakayanin netong Brooklyn Nets team na ito kahit lahat sila ay healthy pero wala si Kyrie Irving na manalo ng championship. At nakita rin naman natin yan mga idol last year, diba? Nung nawala si Kyrie Irving sa series nila against sa Milwaukee Bucks ay nag-struggle lang nga sila at medyo nahirapan na silang talunin ng Milwaukee. Kaya nga tayon, natalo nga sila sa Game 7. So yan nga mga idol, ito na mismong si Kevin Durant ang nagsabi at ang binato na hindi nga daw nila kakayaning manalo ng championship kapag wala nga daw itong si Kyrie Irving. At sa ating next balita naman mga idol, eto nga si Dennis Schroeder ay may kakaibang paraan para nga pumili ng bagong jersey number sa kanyang bagong team. Nagpaboto kasi siya mga idol sa kanyang mga fans at inannounce niya nga ang resulta sa Instagram story niya. At ang numero nga na maraming napili ang mga fans ni Dennis Schroeder ay number 71. Yang ditong si Dennis Schroeder mga idol sa kanyang bagong team na Boston Celtics ay isusuot ang number 71 na jersey. At sa ating next balita naman mga idol, update nga tayo dito kay Klay Thompson dahil mukhang nabago nga na naman ang kanyang schedule ng pagbabalik sa NBA. Warriors na nga mismo nagsabi mga idol na wala pa nga eksaktong date ang pag-return neto ni Klay Thompson. Pero update nga rin nila na ito nga daw si Klay Thompson has made good progress during daw sa kanyang rehabilitation sa buong summer at getting ready na nga daw sa pag-return niya para sa next season. Debat nung nangarang report nga mga idol ng Christmas game nga daw babalik itong si Klay Thompson. Pero ayon na mismo sa Warriors mga idol ay hindi nila ito nilinaw at wala pa itong kasiguraduhan. Still monitoring pa rin daw sila dito kay Klay Thompson at siguro ayaw nga nilang mabigla itong si Klay sa pagbabalik niya sa NBA. Very careful nga sila at hindi nila irarush ang pagbabalik neto ni Klay Thompson. Which is na tamang nga gawin netong organisasyon ng Warriors dahil mahirap nang mapabilis ang pagbalik ni Klay Thompson kung hindi pa nga siya 100% healthy. So abangan na lang natin ang mga susunod na update mga idol at yun nga lamang din ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at shoutout nga na rin pala dito kay Jake Visitacion at pati na rin kay Eric Kimilat at kay Gamlot Kim. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Huwag din kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!